Hoy, bakit may humps doon? Kakatid sa baba, oh. Sarap naman tumambay dyan. Pwede maligo dyan, eh, no? Di ba? Nakarating ako dito. Grabe. Ang gandang tignan nun, no? Grabe yung ganda, no? Solid. Swerte naman ng mga tiga dito. Ang lapit ng bundok talaga. Ito pala yun. Parang bahay. Wow, ang ganda, oh. Hindi basta-basta yung coffee mixer nilang yan. Nilagay mo doon sa Parisina. Oo. Anong dahon to? Ano, boss? Duhat. Ah, duhat? Nagtikit, eh. Ah, nagkabanggal? So, sagot na natin yan. Sponsored ko na. Yes! Na kayo. Thank you so much! Yeah. Wala, bago yung gulong ko. Naka-Rosa 4 tayo ngayon, guys. Harap likod. Medyo madulas pa kasi bago, you know? Kailangan ma-break in muna. So nawala na yung tape. May tape to kanina, eh, yung brand ng Pirelli. Napudpud na sa daan. Talagang alanganin yung panahon ngayon, eh, no? Makulimlim, eh. May ipangarap ako puntaan sa bandang Nueva Ecija ngayon. At the same time, madadaanan pa natin yung shop ng follower natin. So pupunta tayo ngayon sa Gabaldon, Nueva Ecija. Based sa Google Map, 3 oras yung biyahe via CLLEX pa. CLX. Para mas mapabilis yung pagpunta natin. Pinagtataka ko sa sarili ko, ang lapit lang ng Nueva Ecija sa lugar namin. Hindi ako madalas doon, no? Palibasa, wala naman ako masyadong alam na puntaan doon. Like, ngayon, yung Gabaldon lang yung alam kong puntaan. Kasi napakaganda niya. Diretsong daan, tapos may nakikita kang bundok, at sa tabi noon, merong paliguan or resort, ganun, sa ilalim ng tulay. Sakto naman, dala ko yung drone ko ngayon, makakapagpalipad tayo doon. Sana hindi restricted yung lugar kung wala namang airport doon, eh. Tapos kaya naman ako nag-long ride ngayon kasi para ma-break in nga itong gulong natin kahit papaano. Dahil nga ito yung gagamitin ko sa Negros Loop. Medyo bago-bago rin yung gulong ng siege to ko. Nagpalit ako sa likod, diba? Pero mas feel kong ginagamit to. Mas malambot kasi yung suspension nito compare sa siege to. Although maganda naman yung kalsada sa Negros, pero iba pa rin pagka mas malambot yung suspension. Hindi tayo agad mapapagod. Lalo na loop yun. Mga nasa 700 kilometers yata yun. Mahaba-habang biyahe rin yun, diba? Pero dahil dayo tayo sa lugar, kahit mahaba yung biyahe, nag-enjoy tayo, no? Kasi bago lang sa paningin natin, tsaka yung idea na Negros yun, eh. Mahirap pumunta dun, eh, di ba? Tawid dagat yun, eh. Tanggalin ko muna tong secondary camera natin, baka lumipad. Malayo-layo pa yung biyahe ko. Marami akong mga vloggers na nakikitang lumilipad yung mga secondary camera nila. Sayang, eh, di ba? Kahit mapulot mo, sigurado may damage na, eh, no? Alam nyo bang yung unang-unang video yung in-upload ko sa YouTube? Is dito ako dumaan. Dito rin nag-start yung video. Kaya lang, dahil wala pa akong microphone nun, di ako nagsasalita. Nag-ride lang akong ganyan. Woohoo! Sarap bumiyahe ngayon, no? Kahit wala akong dalang kapote. Ito na yung CLLEX. Mga apat na beses pa lang akong makakapunta dito sa CLLEX. Dito sa dinadaanan ko, kung pupunta ka ng Gabaldon, medyo napadayo tayo ng konti, pero napabilis naman. Dapat tandaan natin dito is yung patowards. Basta banda doon, yung papuntang Magalang, ganon. Ito ang labas natin dito, Cabanatsuan. Last time na dumaan ako dito, nung Was Iron Man Challenge. Uy, bakit may humps doon? Ayun lang, pag napapasarap ka dito, magugulat ka, sarado yung daan, no? Mag-iingat kayo dito, ha? Ito, sarado na naman. Tapos yun, malamang kakanan ako dito. Punit ang kalsada. Nung nagpalit nga pala ako ng gulong, ako lang yung nagtanggal sa gulong ng Z1. Inuna ko muna yung likod. Buti may nagbubulkanize malapit dun sa amin, dun sa subdivision natin.
sinabay ko na yung electric scooter. Yung palang mga electric scooter na yan, hindi pala magandang lumalambot yung gulong nila kasi sumisingaw yan. Kahit bombayin mo yung pambombang pambike, hindi mo siya mabobomba kasi may singaw yung gilid, so kailangan compressor talaga. Kaya sa mga may electric scooter dyan, huwag nyo ngayang lumalambot yung gulong kasi hindi nyo na mabobomba. Dito sa Nueva Ecija, maraming pasyalan dito. Favorite din tong pinupuntahan ng mga riders club kasi talagang mapapalong ride ka dito eh. Tapos ang ganda ng lugar, maluwang, marami kasing bukid sa Nueva Ecija eh. Kaya habang gumagala-gala kayo around Nueva Ecija, nag-enjoy kayo kasi ang luwang eh, no? Kung mapapansin nga pala ninyo, bago yung gloves ko, no, kakulay pa niya yung sapatos ko. Dapat hindi ko muna isusuot to. Nawawala na naman yung gloves ko na green. Pero hindi naman nawala sa ibang lugar. Nawawala sa garahe. Hindi ko alam saan ko nasuksok. Bakit ba lagi akong nawawala ng gloves? Nasa bahay na nga lang nawalan pa ako. Pero maganda rin tong gloves na to. Wala lang siyang bulsa. Pero okay na rin. Ang bulsa lang naman nagagamit yun pagka may ticket ako eh. Yun oh. Dito mo lang makikita yan sa Nueva Ecija. Ayan, sunod-sunod yung mga repair na kalsada. So, maraming one-way ngayon. Yun yung single, pwede daw. Pop, 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 pop. May truck, may truck. Ngetsi, ngetsi. Makakatawid kaya ako doon. Grabe yung construction, no? Ang haba. Tapos nagkamali tayo na nadaanan natin yung basang semento, no? Picture! Paano nyo ako nakita? Oo. Oh. Hello! Thank you, ma'am. Okay, thank you, ingat! Thank you, ma'am. Thank you! Familiar sa akin to, nung nag-endurance kami, ito yun ah. Ang lawak ng daan oh. Ito yung hinahanap kong arko oh. Kabanatuan, kabanatan na lang siya. Natanggal yung mga letters. Ah, pipicture muna ako. Babalik ulit ako niyan. Hindi dito yung way ko eh. Nagpicture lang ako. May tulay dito ano? Expressway kaya to. Parang kawig niya yung nilabasan ko kanina sa CLX. Isang oras na akong bumabiyahe. Dito na ako sa Palayan City pala to. Magpipicture muna ako dito. Siyempre, hindi tayo lagi dito, no? Kung hindi nakasetup yung radar ko, okay din naman eh. Inayon ang gamitin. Kaso siyempre, nakakamiss din yung tunog, diba? Siyempre, diba? Nakakabusog na yung nakikita natin. Nakakabusog pa sa tenga, diba? Dapat full package siya. Pag nag-radar tayo, tahimik. Wala akong gagawin doon kung hindi magsalita ng magsalita. Dito, baliktad. Puro motor yung nagsasalita. Ganda dito eh, no? Tahimik. Simple ng paligid. Maganda dito kung may lupain ka, tapos pagtatamnan mo ng palay, napapasigsag tayo. Hindi ko maalala may sigsag yung road papuntang Gabal dun ah. Ah, hindi. Slight lang pala. Naalala ko noon, dalawang beses na ako nakapunta ng Gabal dun. Laging makulimlim, no? Lagi akong nadadatnan ng ulan dun. Wow! Ito pala oh. Dapat pala mag-picture ako dyan eh, no? Dito na ako dinatnan ng low fuel. Total green naman itong gas station. Dito tayo magpapakarga. Check ko ngayon gulong ko. So malayo pa yung ano, hindi man nasagad oh. Wala ka man kasing masasagaran dito eh, no? Importante hindi tayo nadudulas. O oh, diba? Layo. Mamala mo yung Gabal doon? Diba yun yung daan na maluwang tas diretsong ganyan? Malayo pa ba dito yun? Ah, malayo pa. Tingnan nyo dito, ang tahimik oh. Tapos ang luluwang ng lugar, tingnan nyo yung banda doon oh. Kaya kung maninirahan ka dito, dapat may sarili kang motor, ano? Ang lalawak eh. Hindi, kung pupunta ka ng Pampanga from here, di ba layo din pala? Saktong-sakto, practice na rin ito pag nag-loop tayo, di ba? Unfamiliar yung place. Napapractice natin yung laging surprise pagdating sa kalsada. So dapat laging defensive lang. Kung maging aggressive ka man, dapat sigurado. Yung kahit mabilis, dapat alam mong safe pa rin, di ba? Unok, may nabundol akong butterfly. Sorry. Kalsada dito. Okay dito ah. Oh.
nakikita ko sa Google Map, masigsag yung daan, no? Grabe, ang ganda. Malog lang yung daan, no? So ito yung boundary ng Palayan to Laur. Picture muna tayo, syempre. Nice! Nakakamiss naman nakakakita ng bukit. Kabilang bukit, grabe. Buti hindi masyado mainit, ah. Masaya din mag-ride kahit mag-isa. Biglaan kasi itong ride na to, eh. Wala sa plano ko, eh. Basta pagising ko ng umaga, gusto ko pumunta ng Nueva Ecija ako. Saan? Sa Nueva Ecija? Hindi sa Gabal dun. Sumak to. Kung kailan nandito na ako, yun na yung mga bundok, oh. Pero at least presko. Hanggang dito talaga, maraming ginagawang kalsada, oh. Basta nakaka-enjoy yung daan, eh, no? Konti lang yung mga nakakasabay natin sa sakin. Ayan na yung mga bundok, oh. Wow. Ay, ito na yung sinasabi ko. Yung mga cottage sa baba, oh. Sarap naman tumambay dyan. Pwede maligo dyan, eh, no? Nakakalula yung paligid, oh. Buti kahit pa paano na sisilayan ko pa yung mga bundok dito, kahit ang kapal ng ulap. Medyo minto na yung ulan, ano. Pero maya maya uulan din yan sigurado. Ang daming ulap, eh, oh. Ang ganda. May umaagos talaga yung tubig, guys, oh. Lakas ng current, oh. Eto na, may nakikita na akong arko. Maligayang pagdating daw. Bayan ng Gabaldon. Wow! Gabaldon na nga. Oh, picture ulit ako dito. Siyempre. Dayo lang ako dito. Alam nyo bang may picture ako dito na gamit ko yung Rosie ko na motor? Nakanganga na yung sapatos ko. Uy, nakakahiya. Bili na tayo ng bago. Hindi pala tayo magugutom dito. Ang daming kainan, no? Wow, ito yung sinasabi ko. Yung diretsong daan. Sabi doon sa Arco, maligayang pagdating. Mamaya niya, maligayang pag-alis. Diba, nakarating ako dito, grabe. Ang gandang tignan nun, no. Diretsong daan, tapos paakyat po. Wala nga lang silong dito. Ang laki ng kanal nila, oh. Maagos pa yung tubig, oh. Sigurado madami nakatambay dito pag hapon. Gandang picture, ha, ng motor. Kumain ako dito sa kainan lapit sa arko ng Gabaldon. Bago ako umalis dito, biyahin muna natin yung kalsada na to. Tingnan natin yung hanggang sa taas lang. Pero babalik na rin ako kasi pupuntahan natin yung cafe ng follower natin. Ito yung mga naalala ko, yung nagtitida ng ganyan. Yung mga bato yata ito, eh, no? Nung binablog ko nga pala to, malakas daw yung ulan sa Manila. Eh dito, palapit na yung ulan, no? Sabi dito, Bagtinges. So ganito pala yung itsura nito, yung dulo ng daan na yun, ano? Hindi ko lang alam kung saan napapunta to. Mas maganda pala yung view dito, guys, oh. Oh, ang ganda, oh. Sa sobrang lapit ng bundok, pwedeng lakarin mula dito, oh. Parang nung umakit ako ng Jarrell, sa ganito rin yung vibes, eh. Nakakatakot lang yung lugar ngayon kasi maulap, eh. Ayun, oh, may umaagos na tubig dun, oh. Ang ganda ng lugar, kabilaan yung bundok. Tapos apakaganda ng kalsada. Tapos pag pinakikinggan mo yung mga tao dito, yung salita nila, iba na yung tono. Yung mga bahay, mapapansin mo, mga sementado sila, hindi sila nakapintura. Ganyan yung madalas na nakikita natin, no, sa mga bahay. Basta gawa sa kongkreto, okay na yun. Sarap ng hangin dito, walang polusyon. Tsaka may mga pulis tayo nakikita, oh. Grabe, napalayo ako, no. Sarap gumala kapag wala kang inaalalang bakit may sumisirit na tubig sa semento. Ano to? Ahos? Oh, you know, stone obra, oh. Nako, ako pa yung tatabi. Ayun, oh, pa drone pa ako doon sa kalsada. May mas maganda palang view, oh. Wow, oh, tignan nyo, oh.
Nice! Ganito lang kabilis, na-appreciate mo yung lugar, no? Tsaka ganda ng mga poste nila dito ha, may solar power. Grabe namang landscape yan, no? Sarap gumala. Tapos hindi mainit, ang lamig nung hangin, no? Grabe, no? Biglang dumami yung mga nakikita kong bumabiyahing nakamotor ha. Mukhang isang grupo itong mga to. Grabe yung tanawin, kahit maulap at least nakikita natin yung mga bundok, no? Eh yung madalas na nakikita natin sa drawing ng bata eh, no? Bukid, kubo, tapos bundok, no? Tapos may ulap. Nalagyan ko pa nga ng ibon yan eh. Parang gusto kong magpicture dito. Para sayang naman yung pagkakataon ng hanggat hindi umuulan, no? Ganda dito eh, no? Grabe yung ganda, no? Solid. Swerte naman ng mga tiga dito. Ang lapit ng bundok talaga. Solid yung view, no? Sarap tumambay, oh. Ano, napapatambay talaga ako guys eh. Di mo ma-appreciate yung lugar kung hindi mo tatambayan. Pag dinaanan mo lang, parang wala lang. Ganda dito oh. Ito yung pinaka gusto ko oh. Ano kaya feeling na umakit dyan? May mga followers ba tayong may mga lupain dyan? Parang gusto kong ma-experience na lakarin hanggang sa taas, no? Kahit anong weather pa. Kasi oh, tingnan mo, sigurado naman may nakakit na dyan eh. Kahit doon lang sa tuktok ko, oh. Wala lang. Tapos dala mo yung RC mo, no? Kasama mong umakyat eh, no? Mukhang may nagpaparent ng UTV doon, no? Sa Camp Montana. Grabe, tahimik, oh. Ganda, no? Tapos napapahataw yung mga sasakyan dito. Ayan. Dito yung magandang tambayan, oh. Yan, oh. Tapos kakain kayo sa kubo-kubo. Mga inihaw na tilapia. Ay, sarap dito, guys. Gabal doon. Kaya palang dami ding pumupunta dito, no? Dito kahit may may-ari ng mga lupain, pwede ka naman siguro maglakad-lakad dyan, ano? Dapat dito, kung magpapasok ka ng motor mo enduro, no? Wala lang, ganda talaga, no? Lalo na't ako mag-isa, mas na-feel ko yung lugar. Kahit pa wala akong kausap, eh, kayo naman yung kausap, eh. Sige, ito pala. Mas maganda pala yung tanawin dito. Ako yung babalik na. Sa Kamsi Cafe tayo pupunta. Bandang Talavera yun. So nagpost ako kapon, sabi ko pupunta ako ng Talavera. Nga lang hindi nila alam saan banda sa Talavera, no? Hindi ko rin kasi alam kung saan banda yun eh. So sa Kamsi tayo, search ko dito, Kamsi Cafe. Nasa 55 kilometers yun mula dito. Diba ang saya? Ako lang mag-isa. Uy, ganda! Alam mo yung maandar ka, tapos yung bundok parang sumusunod kasama mo. Mas ma-appreciate mo siya pag pinunta mo personal kaysa yung napapanood mo lang sa video. Pag pala nandito ka sa taas, pag nakita mo yung kalsada kanina, ang iksi lang pala niya eh, no? Dito na tayo. Ito yung maganda sa probinsyang kalsada. Oh, grabe yung mga puno. Parang drawing lang, oh. Nakahilera pa, oh. Diba? Puno ng buko yan. Nung bata ako, yun yung favorite dinodrawing ko, yung puno ng buko. Andali lang kasi. Ganda dito, no? Nakaka-enjoy mag-ride. Mayaman yung may-ari nun, no? Ganda, oh. Nadidiliman ako sa kalsada. Ang ulap. Pero at least, no? Hindi ako nabasa sa ulan, no? Ambon-ambon lang. Yung makakabomba, baka madulas ako. Sana merong tayo madaanan na arko ng Talavera eh, no? Kasi naipost ko sa Facebook, sabi ko pupunta ako ng Talavera eh. Ang dami nag-aabang dun eh. Kaso di ko naman nasabi kung saan ako pupunta eh. Baka di matuloy eh, no? Aba, ito na pala yung Wiltec Kabanatuan. So nasa Kabanatuan na pala tayo eh, no? Wala pa akong nakikitang arko. Iba yung mga gas station dito, no? Itong GT Oil, wala sa Pampanga yan, ano? Kaya ako naman pinupuntahan yung Kamsi Cafe. Pero tano ko nung may-ari, no? Follower ko, kasama niya yung anak niya. Kaya nabanggit nga niya na meron siyang cafe. In-invite niya ako. Siyempre, pinasyalan niya yung shop ko. Dapat, diba? Pasyalan din natin yung shop niya. Pasyal-pasyal lang naman. Tama-tama, bago tayo mo eh, magkakape muna tayo. Tikman natin yung macchiato. Lalo makas yung ulan. Buti naman, water resistant yung aking cellphone. Sunod-sunod pa naman yung labas ng bagong iPhone. iPhone 15 meron na. Ang iniba lang yata yung kanyang saksakan, Type-C. Sa tinagal-tagal ng panahon na ang dami nang naka-Type-C ng cellphone, ngayon lang naiisip ng iPhone na mag-Type-C.
okay na rin, 'di ba? Pero kakabili ko lang eh. Wala pa yata sa taon tong iPhone 13 ko eh. Pati nga tong iPhone 13 mini. Tapos magpapalit na naman. Maganda naman yung quality nung iPhone 13 Pro Max, tsaka hindi po nga mapuno-puno yung memory ng gawa ng 1 terabyte yun. Yan na, nabasa na yung motor. Nagiba na yung tunog niya. Nag-alarm pa yung sasakyan. Dito tayo. Ay, ito nga oh, Kamsi Cafe oh. Ayun oh. Ito pala yun, parang bahay. Waterproof gaming na naman. Oo, oh, ganun talaga. Ayun o, oh, may tarpaulin pa eh, no? Bakit nga pala, Kamsi? Pangalan siya boss ng aking bunsong kapatid. Okay, ah, kapatid. Nako, basa ako ah. Wow, ang ganda oh. Boss, ayan si Kamsi. Ah, siya yung bunsong kapatid? Siya talaga, sir, ang owner ng Kamsi Cafe. Ah, siya pala yung may-ari. Bali ako, basta dito ako sa kabila. Ah, okay. Ayos, thank you ha. Dito na lang ako. Dito bumuhos yung ulan, no? Pero ang ganda ng place. Search nyo lang, Kamsi Cafe. Umuulan lang ngayon. Eto daw, hanggang 10 PM. Yan, dyan kayo upo. Gusto nyo ng outdoor. Gusto nyo naman dito sa loob. Parang opisina eh, no? Para tayong nakikipag-meeting eh. May billiards pa doon, no? Linis eh, oh. Hindi basta-basta yung coffee mixer nilang yan. Nakikipag-basta pa rin sila. Oo. Oh. Kayo din yung nagbibake. Yes, boss. Pinag-aralan niya lahat yun? Yes, saan ba siya nag-aral? Sa NCAC, boss. Ah, okay. Kabanatuan? Ah, okay. Order po ni Boss Reed ang kanya pong favorite na caramel macchiato. Wow. Specially made by me. Wow. Super top pa ni Boss Reed. Ha! Boss, napapanaginipan ko pa yan. Oo nga. Anong dahon to? Ano, boss? Duha. Ah, duha? Nagtikit eh. Dapat, boss, ano yan eh. Hiwa-hiwalay eh. Natin yung kape. Ah, sarap! Ganda pala dito, sarap ng kape. Meron tayong special na freshly baked. Anong pangalan yan, sir? Special cream cheese ensaymada. Wow. Na nag-trending po sa bahay ng Talavera. Wow, magkano to? 50 pesos lang. 50 lang? Overload, yes, boss. This is a cheese sa loob. Mas patisig. Sarap! Grabe! 1 out of 10, boss. 11! Oh! Man mo ha, ba't nanginginig ka? 1 to 10, 10 ang pinaka the best. 100 ba? Oh, 100! Pre, 100 daw! First time talaga, first time mo yan. First. Ah, okay, sige. First time? First time. Oh, okay. Sandali, tika saan ka? Tika saan ka? Gulit po. Ah, okay. Sandali, ah, hindi ka pa kumain, di ba? Kakain lang. Ah, oh, sige, sige, kain ka lang. Dako, boss, eh. Oh. Right, 1 to 10, 10 ang pinaka masarap, 1 ang pinaka hindi masarap. Ilan? 20! Yes. Dito, ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lahat kayo pasok, mayroong kayong ensaymada sa akin. Uy! Kayo. Uy! Yeah. Solid! Kala ko din mo sasakit. Kala ko sa ipis! Top? Ah, ikaw? Sarap to. Ah, sarap. Nagkabagal? Nagkabagal? Oh, okay. Ano masasabi? Sheesh. Sheesh. Matarap, 10 out of 10. Yun. 100 out of 10. Solid, solid. Oh, solid. Pagalit. Ayan, ayan. Ayun. Ayun. Ah, kumusta? Ayun, buti naman nagustuhan nila yung tinapay. So, sagot na natin yan. Sponsored ko na. Yes! Kanda kayo. Thank you so much! Naka-video tayo ah. Pag pumasok guys ah, palapak tayo. Eh. Palalo, magaling, boys, magaling. Okay, so tutuloy na tayo guys. Kasabay nating aalis yung mga tropang pumunta dito sa Kamsi Cafe. So sila ay malalapit lang naman dito, kaya pinasyalan na nila ako. Uy, basang-basa yung gloves ko. Okay, thank you, thank you. Okay, Mrs. po, tsaka ID. Pirma. Pirmahan din natin yun, no? Ayan, no? Oh, thank you ha. Nakaabol pa. Hi, ma'am. Thank you po. Thank you po. Thank you ha. Thank you. Tara.
Ayun, mga tropa natin, tiga dito lang sila. Thank you. Uso yung Thai concept na sidecar. Ang nipis ng gulo mo. Ah, pwede rin dyan? Ah, okay. Oo. Oh. Ah, so dire-diretso lang to? Nakikita nyo na yung ano nun. Ah, okay. Ah, tama naman pala yung daan ko. Ayan, thank you. Shout out po ah. Sige po, ingat po. Grabe yung entrance oh. Parang hindi dinadaanan eh. Guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga naghatid sa akin. Bye guys, speed for speed.